Yeah, celebrate valuable. Itong nakikita natin binasa natin kanina, makikita natin to take heed that we do not hear alms of workmen to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou goest and alms, yung alms kasi na to, it speaks about giving. It speaks about giving, kunwari yung minatay mo mas, binibigyan mo ng dito mo. Do not sound as the trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogue and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their rewards. So at first glance, makikita natin itong verse na ito, iniisip natin that this is a verse about giving. Kasi nga, sabi ni Panginoon, huwag kang gagawa ng kahit anong pagbibigay na makikita ng ibang tao. Kasi pag nakikita ng ibang tao, at yun yung isang mong bakit siya ginagawa, nawawala yung reward mo sa Panginoon. Pero itong message na itong sinabi ng Panginoon na ito, sinabi ito ni Jesus Christ, pero itong message na ito, it's not about giving. It's about motives. Ano ba yung motive mo pag nagbibigay ka? Ano ba yung motives na meron ka sa puso mo? Why are you giving? So maraming tao na kilala niya si Mr. Lee's. Siya na alam ni Mr. Lee's? Mr. Lee's. Sa YouTube. Isa siya sa mga pinakasikat na YouTuber over 50 million subscribers. So si Mr. Lee's, tumutulong siya sa mga tao. Pero naka-kanda, okay? Naka-record. Yung pagtulong niya sa mga tao. Minsan, yung mga pinutulungan niya yung mga nasa Asada, binibigay niya $10,000, $20,000. $20,000 is 1 million pesos. As in, nag-ibigay siya ng ganun kalaki. Pinakamalang binigay niya, ang ginawa niya, nagdali siya ng cage, nagpunong-puno ng pera, tapos ang gagawin niya, hahawakan na muna yun. And yung pinakamatagal na nag-stay ng pamay niya sa cage na yun, sa kanya naman pagpunta lahat ng pera. Alam mo, magkano naman? $1 million. At yung mga tao pinigay niya para sumali sa gate na yun, may hihirap talaga sila. Okay? Pero sabi ko kayo dito, mag-ingat pa yan, beware, sabi ni Panginoon, that ye do not your alms before men. Mag-ingat ka na yung ginagawa mo, hindi mo ginagawa para sa tao. Okay? Hindi mo ginagawa para lang makita ng mga tao. Otherwise, you have no reward of your Father, which is in heaven. So, ang laking debate na ito. Hahayaan ba natin na yung mga YouTubers na tumulong sila nang nare-record nila yung tumulong nila? Okay na ba yan? Minsan nasabihin natin, ay, hindi okay yan, dapat hindi nila nare-record, tumutulong sila. Pero actually, at least sila natulungan. In another sense, at least may bibig na kakain dun sa pinagtulong nila, okay? So, ang sabi ko kayo dito, hindi naman masama. Natumulong pa, na nakikita ng ibang tao, at yun yung reason kung bakit tumutulong. Hindi masama, pero pag hindi naman may para sa ibang tao, wala kang reward sa Panginoon. Kasi nga, ginawa mo na siya para makita ng iba eh. Okay? Take heed if you do not your alms before men to be seen of them, otherwise you have no reward of your Father, which is in heaven. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth. Ang sabi ng Panginoon, pagka nagbibigay ka, pagka tuturo mo sa ibang tao, huwag mo mahayaan na yung isang kamay mo makikita kung yung ginagawa ng isa. So, parang imposible naman ito, di ba? Kasi nasa isang bago na sila naka-touch na sila sa isang bago, parang hindi malalaman kung isang kamay yung ginagawa ng isa. Ang sinasabi ko parang nandito, at muntik lang ito yung maging title natin, it's all about muscle memory.
is the God who celebrates the unseen things. He is the God that celebrates the unseen things. Sineselebrate niya yung mga bagay na hindi nakita ng tao. Let me give you an example. People will celebrate promotions. Right? Pag kaya promote sa trabaho mo, makikita yung tao yan, they will congratulate you. And there's nothing wrong with being promoted. Right? But will people celebrate you for your peace? Pag kasi kapaya pa ano sa puso mo, sineselebrate mo nila yan? Hindi, kasi nga, they cannot celebrate the things na hindi ka pwede makita. Okay? So, yung title natin for this morning is Celebrate Valuable. Celebrate Valuable. Why? Because we live in an age that people will celebrate visible, but they will not celebrate valuable. Ano ba mas importante para sa'yo? Promotion or peace? Peace. Kapayapaan. Kapayapaan na lang tayo sa puso natin. Correct? But people cannot celebrate that. Kasi hindi na kayo kita. Okay? And alam natin, yung mga importanteng bagay sa mundo ko, yung mga importanteng attributes, hindi naman talaga makikita eh. Hindi talaga makikita. And people will not celebrate consistency. One thing I realize is people will not celebrate consistency. Kunwari, nagpapayat ka. Ilo ka lagi mo sa mga. Nagpapayat ka. And after 6 months, pumayat ka nga. And people will say, ah, may ka na. Congrats. Diba? Pero if you're going to maintain your weight for 2 to 3 years na hindi ka tumalabas, hindi ka pumapayat, ganun ka lang, will people celebrate that? Hindi. Kung gusto mo na instant validation sa mga tao, within 6 months, pag-comment ka, and within 6 months, magpatrabaho rin, para taon-taon sinasabihan ka nila lang, gumawa ko. Ganun yun. Ganun yun. Kasi nga, people will celebrate you for achieving something, pero hindi mo sinicelebrate yung consistency. Pero ano mas importante? Mas importante yung consistency. Mas importante yung consistent ka sa kung anong ginagawa ko. Nakito yung post ni Ate Chets. Saan? Yung... yung post sa social media. Yung ano, don't be distracted by distractions. Don't be distracted from the distractions. Don't be distracted from the distractions by distractions. Oh yeah, social media. Kasi nung minsan, nagkaroon din ako ng assignment about sa gumawa ka ng TikTok, 3 minutes TikTok video about multiple language approach na ituturo ko sa mga, na for example, parang mga influencer ganyan, na gagawa ka ng video na yun. And then, nung natapos ko yung video, di na ako nag-TikTok. At wala akong TikTok sa phone before. Kasi iniisip ko naman, ayoko na nanood ng mga tao sa mga sayaw. Okay? Yun lang yung reason kung bakit wala akong TikTok before. Ayoko na. Di ko lang talaga. Tapos nung dinownload ko yung TikTok na yun, para dun sa project na yun, nung download ko yung TikTok na yun, tinry ko. At ito ako ngayon, alas 3 na umaga. Nag-i-scroll. Nanonood. Okay? At puyat na ako, natatak na ako, iisip ko na lang isang video na lang. Pero hindi natapos. Okay? Hindi natapos. So, all of these distractions, all of these things na nakikita natin, when the enemy cannot destroy you, he will distract you. Okay? Kung alam, for example, ako sa sinan, alam ko hindi kita kaya destroy, gagawin ko sa'yo, i-distract na lang kita. Guguluhin na lang kita. Okay? And kahit gagawin, ang puso pa naman sa TikTok ngayon yung mga nakakatakot na video. As in, nakakatakot sila. Tapos, kagabi nag-aaral ako ng preaching para kinabukasan. Takot. Kasi mag-isa ako sa office. So, dilim-dilim sa labas. Huwag kang titingin sa bintana, Joash. Huwag kang titingin sa bintana. Kasi mga may pagkatingin mo sa bintana, mga pinakasipin ko sa'yo. Ganun! Maraming fears. Maraming dumating sa akin. Ganun. So, nakakatakot. And minsan, hindi mo nagagawa yung ministry mo, hindi mo nagagawa yung hindi mo nagtatapos agad yung pag-prepare mo kasi nga, you are distracted. Okay? And the enemy will bring distraction to your life. So, oftentimes, the evidence that you are doing good in God's sight is when you are taken for granted in people's sight. Minsan, hindi na-recognize ng tao mo ang ginagawa. Okay? And dati, ang hindi kong i-judge din yung mga tao. Ito ah, aaminin ko sa inyo, ang hindi kong i-judge yung mga tao na bakit hindi nila kaya maging faithful sa Panginoon? Bakit hindi nila kaya mag-stay sa church? Bakit hindi nila kaya sumunod sa will ng Panginoon? Maganda will ng Panginoon sa lahat sa atin. Yun lang yung iniisip ko at tama yun. Pero, I realize now na hindi naman talaga sila lumaki sa belief na kinalakihan ko. Okay, they are raised in a different belief. They
kailangan na intindihan din natin yan. Na yung perspective natin about other people is not the same as their perspective when they see this church. Okay? So always try to understand. Always try to put yourself in the shoes of another person and say, kung ako yung nasa buhay nila, baka mas worse pa kayo ginagawa ko. Okay? Baka mas worse pa yung ginagawa ko. Baka mas malala pa yung sitwasyon ko. Pero always try to reach them out. Kahit na minsan, nagsisawa din tayo, kahit na minsan nakikita natin na for 13 years natin ginagawa ko, pero pumulit-ulit na lang. Minsan try to understand. Okay? Try to change the, kumbaga, go back to the basic. Yun ang lagi sinasabi ng parang, go back to the basic and change your ways, change your methods, change your ways kung paano mo sila ina-approach. Di ba? Multiple language approach. Yeah. Multiple intelligence approach. So, makikita natin dito, yung presence na parang sa buhay natin is always based kung ano yung pinapahalagahan natin perspective. Okay? Pag ang tumitingin tayo sa tao, mas pinapahalagahan natin yung iniisip ng ibang tao kaysa iniisip ng Panginoon. Doon tayo sa faith. Doon tayo nagsisimulang buwaba. Doon nagsisimulang buwaba yung spiritual faith natin. Kasi nga, mas binabalyo na natin sa sabi ng tao sa sinasabi ng Panginoon. And that is dangerous. That is dangerous. So, naalala niyo ang kantaan, no? Oh, be careful in your eyes. See what you see. Oh, be careful in your eyes. See what you see. For the Father of God is looking down with love. So be careful in your eyes. What you see. Nung unang beses na narinig ang kanya, ako na pakatao. Kasi, nakikita ka ng Panginoon kung ano'y ginagawa ko. Oh my gosh. Diba? Ano yung makikita ng Panginoon sa mga ginagawa ko? Nakakatakot. Okay? Nakakatakot. Pag iisip mo na lahat ng kasalanan ng makikita ng Panginoon, nakakatakot ka. Pero sabi ng Panginoon dito, verse 4, that thy alms may be seen in secret, and thy Father, which seeth in secret himself, shall reward thee openly. Ang sinasabi ng Panginoon dito, nakikita kita, at hindi kita nakikita para husgan ka. Hindi kita nakikita para, ito yung sinasabi ng Panginoon dito eh, na nakikita kita, nakikita ko yung ginagawa mo, nakikita yung ministry na inaalaga ko, nakikita ko yung mga tao tinutulungan ko, nakikita ko yung mga tao nireach mo para sa akin, at nakikita ko yan. Ang sinasabi ng Panginoon dito, he will reward you eh. Okay, nakikita na yung reward yung Panginoon. Which means, hindi nasasabi ng Panginoon dito na mapag-usapan kita. Okay? Ang sinasabi ng Panginoon dito, I will reward you, and I will reward you openly. Bukasan. Kung ano yung ginawa mo in secret, yung mga bagay na ginagawa mo na papatuloy sa Panginoon, makikita ng Panginoon yan. Yung mga bagay, yung mga ministry na kahit nahirap-nahirap ka na, makikita ng Panginoon yan. Kahit na minsan gusto mo na sumama, makikita ng Panginoon yan. And the Father will see it, the things that are in secret, He will reward me openly. Pagka pinagpala mo ng Panginoon, makikita ng buong mundo yung pagpapala ng Panginoon. At yun yung inaasahan natin. Maabot natin yung klase ng pananampalataya na natin na tayo sa panahon na pinagkakatiwalaan na tayo ng Panginoon na alam niya na pagka pinagkakatiwalaan na tayo, hindi tayo mag-ayaw. Yun yung gusto kong hita ng Panginoon sa akin. So, ayun, Luke 15, verse 12, hindi ko na babasahin sa inyo. But this is the story of the prodigal son. Pero sabi dito, verse 12, isang verse now, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me, and he divided unto them. He's living. Ang sabi niya dito, he divided unto them. Hindi niya binigyan lang yung isa. Okay, hinati niya yung blessing. And according to the Jewish tradition, two-thirds ng kayamanan ng tatay na upunta sa panganay, one-third na upunta sa kapatid niya. Kung dalawa lang sila, kung dalawa lang sila. So, one-third na upunta sa kapatid niya, pero two-thirds na upunta sa panganay. And ang sabi niya dito, nung inubos niya yung pera na binigay sa kanya ng tatay niya, sabi niya, dun sa bahay ng tatay ko, yung binabayaran niya ng minimum wage, ang ganda ng kinakain nila, ang sarap ng kinakain nila, pero bahay ako, kumakain ako ng pagkain ng baboy. Okay? Kumakain ako ng pagkain ng baboy. And sinabi niya sa sarili niya, babalik ako doon as a servant. Babalik ako doon as a servant. Kasi nakikita niya kung ano yung ginawa niya. Okay? Nakikita niya kung ano yung stand niya dun sa tatay niya. Pero ang hindi niya nakikita is yung relationship na pinapahalagahan pa rin ng ama. Hindi niya nakikita yung relationship na pinapahalagahan pa rin ng tatay niya. Na alam pa rin ng tatay niya na someday babalik ang anak ko at tatatuloy ko pa rin siya bilang at
try out, kasi nakikita natin itong mundo ito, nakikita natin distractions, at minsan nakikita din natin yung shame, yung guilt na kasalanan. And that will stop us from trying to praise God. Pero always remember, hindi nakikita ng Panginoon ang kasalanan kung binayaran niya na yun 2,000 years ago eh. Hindi nakikita ng Panginoon, every time na tumitingin ng Panginoon sa'yo, nakikita niya na yung blood of Jesus Christ. Nakikita niya na yung presence ng Panginoon sa puso mo dahil tinanggap na natin siya bilang Panginoon ng pagligtas. And the moment na iniisip mo na nakikita pa rin ang Panginoon ng kasalanan mo, hindi yan dapat ang tumigil sa'yo. Yan dapat yung mag-push forward sa'yo dahil yung makasalanan ka. Yan yung sinasabi ni Paul. I am a chief sinner, but guess what? I will praise God more. Kasi mas kailangan ko yung biyaya niya. Okay? Mas kailangan ko yung biyaya niya. Every sin na ginagawa mo will drive you forward to God. Must drive you forward to God. Everything na nakikita natin sa mundo ko na nag-distract sa atin, kailangan ko shift na yung perspective natin. Lord, ano yung gusto mong makita ko dito sa scenario ng buhay ko to? At ano yung hidden things na gusto mong ipakita sa atin? Because the Father, which seeth in secret, He will reward you for this. So the last thing I want to tell you is, celebrate value. I-celebrate natin yung mga tao at yung mga bagay na mahalaga. Huwag natin celebrate yung mga makikita ng iba. Huwag natin celebrate yung mga promotions. Huwag natin celebrate yung mga yung mga parekya na tayo ng mga ibang tao. Huwag natin celebrate. Celebrate natin kung ano yung value ko. Ano yung hindi sa atin ng Panginoon ng buhay ng Holy Spirit? Nakikita ba yan? Hindi. Hindi nakikita yan. But we know that the fruit of the Holy Spirit is the most valuable characteristics na kailangan ma-adapt natin sa buhay natin. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, temperance, diba? Yan yung mga bagay na hindi natin makikita, pero yan yung mga importante.